Hi guys, welcome to my channel. Hi guys, ang topic natin ngayon ay ang buhok ko. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Grindelworms. May nagbigay kasi sa akin ng Grindelworms na starter culture, try nating paramihin. Maganda daw ito ipakain sa mga isda natin na maliliit, gaya ng betta, guppy, saka mga fry. First time ko palang itatry magparami nito, kaya ano, sana dumami. Ito yung starter culture ko. Ito naman yung cocopeat. Sabi nila mas okay daw to pag sinasala para matanggal yung mga parang buhok. Pero okay din kahit hindi na. Nalagyan natin yung container ng kalahati nito. Dito kasi titira yung Grindelworms. Dito sila dadami. Kailangan yung mag-spray ng tubig doon sa bagong cocopeat kasi kailangan niya medyo basa siya. Pag ginawa ka nyo siya tapos ganito siya, parang nagiging bola na siya, pwede na yun kasi hindi rin dapat sobrang basa. Pwede nyo na ilipat yung nakadikit sa plastic, basta ilagay nyo na lang sa kabila. Kahit ganyan kakonti lang, dadami na rin yan. Pwede rin naman ano, kuha lang kayo na isang chunk ng worm dun sa kabila, tapos ilagay nyo dito sa bago. Meron pa naman niya matitira doon sa kabila eh. Mas effective yung ganitong way kasi mas marami siya nakukuhang worm. Huwag niyong kakalimutan, pag naglipat kayo ng culture, kailangan lagyan niyo ng dog food para dumami sila. Takpan nyo maigo yung container. Yung iba nilalagyan pa nila ng butas. Ako okay na sa akin kahit walang butas. Ito yung nabili kong cocopeat. 25 pesos ganito siya karami. Sa mga bilihan ng mga halaman ko siya nabili. Dito ko lang siya ilalagay. Kasi dito na iinitan. Nakikita nyo, ayan, merong mga worms dyan. Ito yung bago, wala pa. Tingnan natin bukas kung dadami na siya. Ito yung recultured natin. Ayan, kung makikita nyo, madami na siya. Okay na yan. Kailangan na lang i-maintain para lalong dumami. Ito naman yung pinanggalingan ng starter natin na culture. Dumami rin siya agad.
Ang purpose ng plastic, kaya nilalagyan natin siya ng plastic sa ibabaw para madali siya i-harvest. Tapos pwede idiretso nyo na lang sa tank kagaya nito. Yan, ganyan kadali lang magpakain yan. Hindi nyo na kailangan hawakan. Lagyan ulit natin ng pagkain nila, ang nilalagay ko, ano, dog food. Yan, 1 or 2 pieces, okay na sa kanila yan. Lagayin nyo lang dyan, tapos ipatong nyo ulit yung plastic para for harvest, mas madali. Every time na bubuksan nyo, sprayan nyo lang ng konting tubig para manatili yung moisture niya. So ayan guys, after one day, na-reculture na natin yung ating lindalworms. Ang importante lang naman doon is yung cockpit niya dapat may moist. Lagi nyo sprayan ng tubig para hindi siya matuyo. Tapos yung dog food na ibibigay nyo or kung anumang feeds yun, pag di nyo na-consume ng 24 hours, alisin nyo na, tapos palitan nyo na lang ng bagong dog food or kung ano yung feed na ipapakain nyo sa kanila. So ayan guys, ganun kadali lang naman yun. Kahit kayo, kaya nyo gawin yun sa inyong mga bahay. Yung starter culture, marami naman tayong mabibilihan dito. Search lang kayo online, may makukuhaan kayo ng mga starter culture. So, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, just click the subscribe button and the notification bell para ma-notified kayo sa mga bagong i-upload ko na videos. Until next video, bye!